Hey guys, what's up? Welcome back po. Kalimeo 9, kumusta po ang ating araw, ang ating pong mga pangangoleksyon? At bago tayo magtuloy-tuloy, huwag kalilimutang mag-subscribe mamaya at i-on ang bell at mag-join sa ating membership. Ito, may mga pinili ulit tayo tulad ng dati. Yung ating ginagawa ngayon, ibinabahagi natin yung mga inyong coins no, pinupost sa Kalimeo 9 Facebook page. Unahin natin si Edmundo Yago, nagbahagi sa Kalimeo 9 Facebook page. PTPA boss, bakit pwede ito paki-vlog para mabenta? Piso Pros 2006, 2008, BSP at NC 2019, Low Mint Mark 2018, ano to? High Mint Mark 2003 at 10 piso 24, 2016, 2000 at 5 piso 2000 and 1999. Aba, magaganda itong mga barya ni Edmundo. Tingnan natin. Yung unang barya niya yung piso no, na error coins. Ayan, so year 2012 ito. Yung error na to, sa tingin ko lang, ito po ay kita nyo no, off-center error. Yung mga ganitong klaseng error, very common naman na ito. Sir Edmundo Yago no. Kung maghahanap tayo yung ganyan, dapat yung at least mga 15% yung kanyang pagka off-center. Ayan, yun po yung kasi may value. Pero dito naman sa iyo mga 10 piso, mga 5 piso mo, meron kang mga 2014, 2016 at year 2000. Ito po yung mga semi hard to find. Pero dito sa 5 piso na year 2000, wala pa nga ako niyan eh. Dito, buti ikaw, meron na po no, 5 piso. Tapos yung 2014, 2016 na 10 piso, mga semi hard to find na po yan. Kaya doon po sa gustong nagkaka-interest. Ito po, binibenta po ni Edmundo Yago. Punta nyo lang dito at mag-comment kayo. Pag-usapan ninyo. So, ako kasi ang hinahanap ko sa year 2005 na 5 piso ay yung at least extremely fine. Ayan, tapos meron din siyang mga piso dito. May 2017, may 2018 Apple Mint Mark at mga year 2006. Mga semi hard to find po ito guys, you know? Ayan. At alam ko ngayon pa lang guys na i-experience nyo na kung gaano nga kahirap magbenta ng mga barya. Hindi nga kasi talaga ganun kadali ang pagbibenta ng mga coins, di ba? Kahit meron pa tayong hawak ng mga semi hard to find, kadalasan kasi ang mga collector ngayon, yung mga ganito, minamarapat na lang nila na mag-hunt sa kanilang mga sarili. Gumagawa sila ng mga effort. Pero dumarating din yung time na talagang gusto nilang bumili, lalong-lalo na ang kanilang mga inyong mga coin na binibenta ay magaganda, no? Lagi po natin tatandaan 'yan. At least extremely fine to uncirculated condition. Sumunod kay SARS Saba, no? Posing, pa-check naman, yan. Ito, salamat po, Bossing. Gandang hapon. At Bungaw, Poblasyon, Tawi-Tawi, Philippines, no? Kita nyo yung ating mga viewers, guys, ay buong Pilipinas na po yan. Meron pang mga Mindanao, Visayas, no? Ito po yung kanyang barya. Tingnan nyo, ano sa tingin nyo ang kilatis nito? Error coin ito, eh. Year 2005. At kung mapapansin ninyo, parang magaspang siya, eh. Diba? At sa reverse, ito nga pala ang likod. Ayan. Tingnan nyo yung reverse. Diba? So, para sa akin, ang error na ito guys, ay maibibilang ko na rin ito sa mga struck through grease error. No? Meron pong level ng struck through grease error. Talagang hindi mo na ma-worry, no? Hindi mo na maintindihan yung surface ng barya. Yung parabang nilamukos na papel na siya. No? Pero pang tinatawag na cloth struck through cloth error, parang ganun ano. Pwede rin ganun ito. Pero para sa akin, kasi ganito eh, mga struck through grease error. At ito naman isa, kay Ray Bayarcal. Sabi niya, good PM bro. Pakishare nito bro. Baka mayroon din itong mga kasama. Welcome na po, welcome po yan dito sa atin. Tingnan po natin ang iyong barya. Ba? Tingnan nyo naman guys, no, sa unang tingin pa lang, eh, ito po yung tinatawag na mga die class error. Kasi kaya tinawag na die class error yan, yung reverse. Yung reverse die niya bumakat sa kanyang reverse. At yung reverse bumakat sa kanyang reverse. So napaka-rare guys, no, napaka-rare nitong mga gantong error. Special po ito. At hindi lang die class ito, tingnan nyo po mabuti. Naging parang die cap na rin siya. Naging off-center na parang... ano bang tawag dito? Yun nga, no? Naging off-center at misaligned na mismo yung barya niya. At nagka-upi-upi. So, matindi itong coin mo. Re-bayar ka. Napakaganda pong i-collect nito. At binibenta mo po ba? No? Yung mga ganito, sana akin na lang ito, no?
yung mga ganyang error. Pero pag-aingatan niyo po yun at makakahanap po kayo ng tamang kolektor kung gusto niyo pong ito ipagbili. Pero kung gusto niyo ipagbili, siyempre ako muna ang aalokin niya, no? Ayan. So, legit na legit itong error na to, guys. Hindi po ito man-made. Ito po yung mga tinatawag na mechanical error. Ayan siya, yung sa pagkakaproseso ng pagkakagawa, no, nagkakaroon ng mga pagkakamali yan. No? Parang mga sa tao lang yan, di ba? Nagkakamali. Ayan, no, yung close-up ng bariya, no, mapapansin nyo, yung Republika, eh, halos laktaw-laktaw na. No? Hindi mo na mawari. Eh, no? Tapos yung reverse, yung cogwheel niya, napunta dyan sa kanyang reverse. Bumakas na siya. Di ba? So, napagaganda po ng gantong mga klase ng error sa one piece. At kung value naman ang ating pag-uusapan dyan, eh, meron na pong halaga yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, ingatan nyo po muna yan. At kung gusto nyo patagalin, no, palipasin ninyo ng maraming taon, no, kung makakapaghintay kayo. At maibibenta nyo po yan sa kanyang magandang halaga. Ayan, ito po yung mga error coins na parang nagkakalokohan na lang, eh. Diba? So, kasi iniisip nyo bakit nagkaganon. Kaya yung iba nagko-comment, man-made lang yan. Eh, hindi po. Mahirap pong gawin yan. Yung mag-die class yan. Pero pwede siguro yung magsasabi na man-made yan. Eh, mukha mo, baka pwede bumakat sa bariya. Ayan. Tapos, sumunod kaya titular char. Tanong lang po. Error po. Siguro to. Thank you po. Ayan, kay titular char, nagbahagi sa Anime Online Facebook page. Kaya kayo, guys, ha, baka meron kayong mga unique error dyan, mga hard to find coins, mga rare coins, guys, no, pwede rin yung mga common, basta uncirculated condition. Ito pang isa to, guys, no, tingnan nyo yung pagka-error nito. Meron siya mga readed yung kanyang rim, eh. Ayun, no, kung titignan ninyo, no, ito hindi ko pa alam kung ano yung exact kung tawag dito sa gantong error na to. Pero syempre, error yan kasi meron din po akong hawak na sa BSP niyan, eh. Tingnan nyo reverse. Hanggang reverse niya, nagkaroon siya ng parang tabas. Ito yung parang tanchan. No, parang tanchan coin. Error na yan kung taking tatawagin yan. No, kailangan meron din tayong sariling katawagan dito sa ating mga bariya. Sa BSP series coin na 1 piso, meron din mga lumabas na ganyan, eh. Kung papansin ninyo, yung mga cut na yan, eh, natural na natural po. Hindi po siya yung parang sinadya. No? Sino ba naman tao na gagawin yan? Ano ba? Ang hirap pong gawin yan. Tingnan nyo. Di po ba? Malima lang siguro kung may mga special kang kagamitan dyan na pagtripan mo to. O kaya ibangag ka. Ano? Yan. So, yung ganito mga error, mechanical error po yan. Alright, guys. Habang tayo magtapos, salamat po sa mga nagbahagi, sa may mga may-ari ng coins na to. Nagtiwala kayo. At ito na po, nabanggit ko naman na po ang inyong mga pangalan. Shout out po sa inyo lahat. At doon po sa mga gusto rin magpa-topic ng kanilang mga bariya, i-share nyo na po. Basta maganda at kakaiba. Ayan, huwag pong kalilimutan mag-subscribe at i-on ang bell para palaging updated. At mag-join na kayo sa ating membership. Alright, guys. Until next time po. God bless po sa inyong lahat.